mo, Carla, isa sa mga pinakamahirap na kurso ngayon, dahil lalo na ngayon, nalalapit na ang pasukan, ang law. Oo naman. Siyempre, at pero ngayon, napakapalad natin ngayong umaga kasi meron tayong bisita at kamangha-mangha dahil lahat halos ng tinuturuan niya ay pumapasa sa bar exam. Wow. So, yan po, kikilalanin natin siya. Let us all welcome our very special guest this morning, Attorney Derek Lulo, professor ng Philippine Christian University. Good morning, Attorney. Good morning. So, Attorney, umpisa natin, siguro konting background lang about you. Kanina nakapagkwentuhan kami, Carla, no grade 5 pa lang po kayo, gustong-gusto nyo na mag-law. Ganitong kabata, anong naisip nyo, bakit gusto nyo i-take up yung ganitong course? Well, actually, it was during a debate sa grade school ko before sa Xavier. Naramdaman ko that there was a certain thrill na naramdaman mo habang nakipagtalo. In trying to argue your reason kung bakit tama ka dapat. So, doon naging sa akin, doon na start mabuo sa akin yung desire ko na maging abogado. And eventually, pinursue ko siya. Tapos, umabot ako sa mag-law school and eventually, nag-take ng bar at maging abogado. And right now, I've been a lawyer for 13 years. Mm-hmm. At ngayon nga po, nagtuturo na kayo ng abogasya, tama po ba? Correct. Sa right. Philippine Christian University School of Law for the last 5 years. Mm-hmm. 5 years. Sa 5 years po ng pagtuturo ninyo, ano po ba yung pinaka-challenging na experience na maibabahagi nyo sa mga viewers natin ngayong umaga? Well, the hardest thing kasi to do is to motivate students to strive for more than what they are capable of. Mm-hmm. Yes. Kasi sometimes, may mga working students, may mga students na hindi naman, kumbaga ganun rin ka, intellectually gifted, na sinusubok mag-abuga siya, no? Na nag-enroll sila sa law school. You have to motivate your students to be able to strive, to be able to study harder, and to be able to achieve all that they could achieve as students. And eventually, later on, to motivate them not just to become lawyers, but to become really good lawyers. Mm-hmm. And not only that, Attorney and Carla, para sa akin, kailangan din talaga may passion ka at gustong-gusto at mahal na mahal mo yung ginagawa Totoo. Mo para talagang magbibigay mo yung best mo. Yeah. That's right. Actually, with any sort of profession, as long as makita ng mga tao that you're very passionate with what it is that you do, manonotice naman lahat, gusto nila na ma-emulate or gusto gayahin yung ganong klaseng ehemplo. I suppose the way that I teach law is I try to teach it as passionately as I can to show them that the law is such a beautiful field, particularly the fields that I teach, which is procedure, yung pagsasampa ng demanda, pag-enforce din sa mga karapatan mo. Yun yung tinuturo ko. Ayun, yun naman pala yung technique ni attorney. Teaches law passionately. So, alam naman po natin na napakahirap talaga kurso itong abogasya. So, ano po ba yung ginagawa ninyo para i-push po? Misali lang po yung mga estudyante nyo na who feels like giving up na po sa kurso ito. At saka hindi lang yun, Carla, nabalitaan natin na halos lahat nga ng tinuturuan ni attorney pumapasa. Well, ano, a good number. I don't want to say naman lahat. Because when all is said and done, ang magte-take naman kasi ng bar exam is yung students, hindi naman yung professor. So, kumbaga, the best thing that you can do, para kang magulang sa mga anak mo you try to prepare them for what's to come, which is the bar exam, but ultimately, it will be them that will be taking the bar exam themselves. Yes. So, kumbaga, pag hinanda mo na sila and you do all that you possibly can, and eventually, pag sila na nag-take ng bar exam, you hope that they will do their best and you hope that they will pass. Okay. Yes. Attorney, para dun sa mga aspiring students na nanonood ngayon na gustong maging katulad niyo po, ano po yung mga advice? Siguro reminders na maibibigay natin sa kanila. Well, unang-una, yung pinasok, papasukin yung profesyon, mahirap. Hindi naman siya madali. So, kumbaga, kung gusto nyo talaga ma-attain ng isang bagay na mahirap ma-attain, the first thing that you have to do is you have to commit yourself to it. Na dapat ibigay nyo ang lahat na makakaya nyo, na ihanda nyo rin yung sarili nyo mentally and emotionally para dun sa pagdadaanan nyo. Because it will take 4 years of law school just to be able to finish your course sa law. And then it will take half a year of review, then taking the bar. Then after that, 6 months sa paghihintay para dun sa resulta. Yes. So kumbaga, it's 5 years of your life na i-devote mo para sa pag-aaral ng abogasya, no? And kung hindi ka ready sa ganun, kayang-kaya kang mawala na focus, kayang-kaya mong ma-discourage every time na merong mga setback na nangyari sa inyo. Because may mga professor, mga
yung mga tinatawag nila ng mga terror professors. And sometimes, if you are not strong-willed, na ito talaga yung gusto ko para sa sarili ko, madali na sabihin na, wag na nga lang, pwede naman akong kumita elsewhere. Mm-hmm. Pwede naman akong pumasok sa ibang larangan. And kasi hindi ka naman pwede mag-law school without a four-year course eh. So, pag natapos ka na sa isang four-year course, let's say, management. So, isipin mo lang, pwede naman ako magtrabaho sa isang kumpanya na kumikita ako ng this much. Mm-hmm. Kaysa ba naman nagpapakahirap ako dito sa law school. Pero yun na nga eh, doon nga pumapasok yung gusto mo ba talaga to o hindi. Mm-hmm. And also, ano ba ang gagawin mo para makuha mo to at gagawin mo ba talaga itong mga bagay na to? Attorney, dun sa journey nyo, nung nagsisimula pa lang kayo, nag-aaral kayo, siguro, some, bigyan nyo kami or kwentuhan yung mga viewers natin, yung mga naging experience nyo para kapulutan din nila ng aral. Well, sa totoo lang, just like with anything in life, sometimes, may mga times na you lose interest. Na parang may mga times na dahil meron kang recitation sa araw-araw, meron kang recitation sa law school. So, tinatawag ka ng professor, minsan hindi sa 12 kaso na inassign sa'yo, tinawag ka dun sa hindi mo nabasa. Yes. So, you were prepared for 11 and you get called on the 12th. So, meron epekto rin sa'yo na para bang, syempre, mababadrip ka. Mm-hmm. Na para bang, nag-aral naman ako, pero hindi nire-reflect noong grade na nakuha ko yung effort na nilagay ko. Pero you still have to do that because continuous yan eh. Until the time na masasabi mo, nag-graduate ka na ng law school, you're always... kumbaga you're always on your toes because you always have to be on your toes because yung law school talagang grind yan eh, talagang didikdikin at didikdikin ka at yung mga nagtatanong sa inyo mga professor, mga dalubhasa yan doon sa mga fields nyo. And also the subjects that you learn, yung mga iba dyan na hindi mo naman talaga feel eh, hindi mo talaga trip yan eh. For example, ako I had a difficult time before sa taxation because I don't particularly like taxation. Pero kailangan mo aralin yun because part yun ng curriculum ng law school at prescribed din yun ng Supreme Court para sa bar exam. Mm-hmm. So kumbaga, even the subjects that you don't want to study, you have to study because it is part of you preparing for the bar exam. Kasi ang bar exam natin sa Pilipinas, lahat ng mga subjects na prescribed, kailangan mo i-take yun. Mm-hmm. Hindi naman yan parang sa ibang bansa na meron yung mga parang kung ayaw mo pumasok sa court or ayaw mo mag-appear sa court, pwede ka namang mag-remain na lang as a solicitor instead na barrister. Sa atin, kailangan mo pag-aralan lahat. That's right. So, sometimes, the motivation wanes, no? Mm-hmm. Pero you have to find it within yourself and ask yourself, is this what I really want? And yes. if you find that question, then pursue it. And you will do whatever to become a lawyer. Mm-hmm. All right. Ayan. Ako, ito na lang siguro. Ito, may isa pa akong question, attorney, no? Dahil alam naman natin, being a lawyer is a tough job. Tapos kayo pa po, professor pa po kayo ng law. So sa tingin niyo po, ano po bang nagpapasaya sa inyo sa trabahong ito? Well, in truth and in fact, the reason why I teach law is because I want to help in teaching the law in a grand manner. Mm-hmm. Ibig sabihin, gusto ko ituro yung batas at turuan ko yung mga estudyante ko na mahalin yung papasukin nilang larangan. Na pag maging abogado sila, they will have the same kind of passion that I think I have pagdating sa pagiging abogado. And yun na nga, sa PCU, dun sa mga students ko dun, I try to tell them na we are not the top 3 universities right now sa pagdating sa law. Oo, kasi, yun yan eh, Ateneo, UP, and San Beda. Yun yung top 3 parate, no? So, kumbaga, but when all is said and done, it will still be you who will take the bar exam and not others. And in that room, when you take the bar exam, you will hark back on the times na nag-aral ka mabuti at natandaan mo lahat ng mga napag-aralan mo, naririnig mo yung mga sinasabi ng mga professor mo, at sasagutin mo yung exam, at when pumasa ka, mas magaling kang pumapasa na galing sa PCU kaysa yung mga bumabagsak galing doon sa mga malalaking university. Because as far as that exam is concerned,
mas magaling ka kaysa doon sa mga tao na hindi pumasa. Well, sabi nga nila, it's not about the school. At the end of the day, kung sino pa rin talaga yung estudyante, kung gaano ka nag-aral, at kung gaano ka ka-dedicated doon sa ginagawa mo. Right. Pero, attorney, I believe nag-ano rin kayo sa review centers? Yeah, well, no, actually, Philippine Christian University has a bar review center. No? It also prepares people who are going to take the bar exam para doon sa mga subjects ng bar. No? So, ako, I am the reviewer pagdating sa evidence. It's one of the subjects ng procedural law and it's a bar exam and that's what I teach my the reviewees, no? So yun, no, that's also one of the times na gusto mong i-motivate din yung mga magta-take ng bar kasi minsan yung mga nagre-review may mga iba diyan nag-repeat na yan eh. Kumbaga na hindi did make it the first time, so the motivation naman there is in trying to tell them na minalas ka lang, na hindi mo naman talaga hindi ka naman talaga dapat bumagsak and you have to strive harder because sometimes failing the bar exam is one of the most, well, it is one of the most painful experiences that some have felt, you know, and rising up from that and later on passing the bar is a challenge that not all people are willing to take. May mga ibang tao dyan nag-take tapos nag-fail and then ayaw na nila mag-take ulit because it's a kind of rejection, eh. Diba? Yes. And you have to rise above that and you have to do what it takes to be able to pass the next time. Alright. Attorney Sigur, before we end our interview, do you have any message to our viewers? Well, yan nga. For all of those that are inclined to take up law, why don't you try? No? Yeah. Subukan niyo muna. Ang Philippine Christian University is a very good school headed by retired Justice Raul Victorino. Mm-hmm. And we are our professors are very competent and our facilities are very good and should you want to take up law, you could take it in Philippine Christian University. And if you really just want to take up law, regardless of whether gusto mo sa PCU or not, you have to think of gusto ko ba talaga to o hindi. And pag na-determine mo na sa sarili mo na gusto mo ba talaga to, na gusto mo talaga to, gagawin mo ang lahat pag nasa law school ka na, mag-aaral ka, magsusunod ka ng kilay, magpupuyat ka para maging abogado ka. Dahil yun ang gusto mo at yun ang pinili mo, gagawin mo ang lahat para. Alright, very well said. Thank you so much for joining us this morning. That was Attorney Derek Liu, law professor ng Philippine Christian University. Maraming salamat.